11 ng Enero, Sabado, pagkaraan ng Epifania. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pumunta si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea at doon siya tumigil kasama nila at nagbibinyag. Nagbibinyag din naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim sapagkat malapit ang tubig doon at may mga nagdaratingan at nagpapabinyag. Hindi pa nabibilanggo noon si Juan at nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan sa isang Hudyo tungkol sa paghuhugas. Pinuntahan nila si Juan at sinabi sa kanya, Rabbi, ang kasakasama mo sa ibayo ng Jordan na pinatotohanan mo nagbibinyag siya ngayon at sa kanya pumupunta ang lahat. Sumagot si Juan, Walang maaabot ang tao maliban sa ibinigay sa kanya ng langit. Kayo mismo ang mga saksi ko na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sinugo ako una sa kanya. Para sa nobyo ang nobya. Naroon ang abay ng nobyo para makinig sa kanya at ikinagagalak niya ang makinig sa nobyo. Ganito rin lubos ang aking kagalakan. Dapat siyang humigit at ako namay lumiit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, dapat siyang humigit at ako namay lumiit. Kay Juan Bautista makikita ang halimbawa ng isang tagapagpatotoo na puspos ng Espiritu Santo. Kilala niya ang kanyang sarili, hindi siya ang tagapagligtas. Maliwanag sa kanya ang kanyang misyon, siya lamang ang tagapaghanda. Alam ni Juan ang kanyang gampanin at nagawa na niya ang kanyang tungkulin. Panahon na upang tuparin naman ni Jesus ang kalooban ng kanyang ama. Si Jesus na ang hihigit, si Juan naman ang liliit. Nabungkal na niya ang lupa, si Jesus naman ang magtatanim ng mga binhi ng kaharian ng Diyos. Hindi madaling sumunod sa halimbawa ni Juan. Madalas alipin tayo ng ating mga ambisyon. Gusto nating tayo ang napapansin. Masaya tayo kapag tayo ang napupuri. Tulad ni Juan Bautista, mapuspos nawa tayo ng Espiritu Santo at matutong maging mapagkumbaba upang maging ganap sa atin ang plano ng Diyos. Pagsasagawa, sikaping maging mapagkumbaba habang tinutupad ang kalooban ng Diyos.